So yun mga paps, nandito na naman si Mr. Dean para mag-share sa inyo ng mga tips at info para sa mga bagong rider. Dun sa last vlog ko, binalita ko yung bad news para sa mga gustong maging speedy rider. Kung hindi nyo pa napapanood, bisitahin nyo na lang sa channel ko. Okay. So ito ngayon, tuturo ko naman para sa mga newbie o baguhan kay Mr. Speedy ang top 10 tips na paulit-ulit nyong gagawin o lagi nyong tatandaan para maging successful kayo bilang speedy rider. So ito, base lang to sa experience ko bilang speedy rider. Sa totoo lang, may araw talaga na malakas, may araw talaga na matumal yung gaya. Pero dahil sa mga experience ko sa alsada bilang speedy rider, may mga natutunan na din ako ng mga diskarte. Kaya gusto ko din i-share sa inyo dahil ako simula din naman ako bilang baguhan na rider. So ito mga paps, sana ma-apply nyo din ito. Sabi ko nga sa mga una kong vlog, 95% effective to sa akin. So sana maging successful din kayo. Okay, so bago ko ituro sa inyo, sa mga hindi pa na-subscribe sa YouTube channel ko mga paps, pakihit na lang yung subscribe button at pakiring ng notification bell para updated kayo sa mga i-upload kong video at tips para kay Mr. Speedy. Okay, so kung ready na kayo, simulan na natin. Okay, tip number 1 mga paps, bumiyahe ng maaga. Para sa akin, ito ang pinakaunang mapapayo ko. Dapat maaga kayo nalabas. So ako, sinisigurado sa sarili ko na before 10 AM, dapat nakalabas na ako. Actually, late na nga yung 10 AM. Pero dapat, di ka nalalagpas dyan. Mas maaga, mas okay. Pwedeng 8 AM, 9 AM. Dahil sa totoo lang, madaming client ngayon ang maaga magpabook. So kung nakapikit ka pa o nakailata ka pa, marami na lalagpas sa'yo na biyahe. So number 1 para sa akin is bumiyahe ng maaga. Ito, tip number 2. So strong data or strong internet connection, o malakas na data o malakas na internet connection. Ito, isa to sa sekreto ng mga veterano na speedy rider. Yung iba kasi hindi aware kung gaano kalaki yung papel ng internet at data speed ng cellphone natin. So lalo na yung mga newbie. So ito, lagi ko sinasabi to sa mga vlog ko na pag malakas ang data mo at mabilis ang cellphone mo, mas mabilis papasok ang order sa'yo at hindi delay. Ito, para mas maintindihan nyo, yung mga sinasabi ko, panoorin nyo tong vlog ko about data connection para mas maintindihan nyo, okay? So para sa akin, pangalawa to sa listahan ko. Okay, tip number 3, huwag kumuha ng malalayong biyahe. Okay, ito sa totoo lang medyo mahirap kasi mahirap naman mamili ng biyahe sa ngayon. Kasi nga, matumal at isa pa, paunahan tayo sa pagbid. Kaya minsan, hindi na natin binabasa. Bid na lang tayo ng bid. Pero ito, kadalasan yung pagkakamali ng mga newbie kasi kung ano lang yung pumasok sa kanila na order, yun na yung binibid nila. Pero ako, yung diskarte ko talaga, lalo na pag unang biyahe ko pa lang, kunyari kakalabas ko pa lang, hindi agad ako kumukuha ng biyahe na malalayo. Let's say yung mga 20 km, 30 km. Hindi ako kumukuha ng ganyang biyahe, lalo na kakalabas ko pa lang. Alam nyo kung bakit? Dahil talo na agad tayo sa oras. Dahil pag nakakuha kayo ng 20 km to 30 km na biyahe, ubus na agad yung oras nyo sa isang araw. Dahil sa pag-pick up pa lang at pag-drop off ng item, asahan mo, abutin ka na ng 2 hours. Pero kung malapit lang yung mga kinukuha mong biyahe, 30 to 45 minutes lang tapos mo na yung delivery mo.
di ka papagod at may chance ka pa na makakuha ulit ng biyahe. So ayan yung tip number 3 ko. Okay, pang-apat ko na tip, mga paps. Huwag kumuha ng biyahe na alam mong wala kang makukuhang biyahe pabalik. Ito, mga paps, madaming sumusugal sa diskarte na to. Lalo na pag alanganing oras na. Ito, mga papayo ko lang sa inyo. Huwag na huwag kayong kukuha ng biyahe na alam nyong wala kayong makukuha pabalik. Lalo na pag tipong pauwi na kayo. Kunyari, nakatira kayo sa Makati. Tapos alanganing oras na. Let's say 5 PM na. Huwag na yung kukuha ng palayo na biyahe. Yung mga biyaheng pa Cavite or Bulacan o Laguna. Asahan nyo, pag alanganing oras na, wala na kayong makukuhang biyahe pabalik. Kaya huwag kayo sumugal sa mga ganitong biyahe. Tandaan nyo, dapat paghapon na, ang makukunin nyo lang na biyahe ay palapit sa tinitiran mo o sa bahay mo para hindi ka talo sa gas. So kung mga ganong malayo na biyahe, balato na natin yun sa ibang mga rider na mga taga doon o mga malayo din yung bahay. Kung may mga biyahe na mga pabulakan, balato na natin sa mga rider na taga Bulacan yan para at least yun, pauwi na sa kanila yun, okay? So, ayun yung tip number 4 ko. So ayan mga paps, tip number 5. Alamin mo kung saan madaming bid o madaming biyahe. So dahil newbie ka nga lang, hindi mo pa talaga alam, malalaman agad yan. So pag by experience naman, makukuha mo rin naman yan kung saan yung mga area na yan eh. So dapat alam mo kung saan madaming biyahe para pag nakabid ka, alam mo sa sarili mo na may makukuha kang biyahe dun sa drop-off mo. So ang point lang dito is kailangan hindi ka aalis sa isang area na wala kang biyahe pabalik. Okay? Kung saan yung drop-off mo, kung saan ka nag-drop-off, kailangan may makukuha ka rin biyahe doon paalis doon sa lugar na yun, okay? So ako mga paps, taga-Taguig ako. Yung mga location para sa akin na madaming order, ayan dito sa Makati, Pasig, Pasay, Parañaque, Las Piñas, BGC, Mandaluyong. So ayan, ngayon yung mga area kasi na nakapalibot dito sa Taguig eh. So, at saka yan, subo ko na yung mga lugar na yan. Para sa akin, marami talagang booking dyan. Kaya pag nag-bid ako ng order, tinitingnan ko agad kung saan yung drop-off location. Kasi pag nakita ko yung drop-off location, tapos alam ko na matumal dun sa area na yun, di ko na kinukuha, lalo na pag alanganing oras na. So by experience, makukuha nyo rin tong diskarte na to. Huwag tayong bid ng bid, dapat may diskarte din tayo. Okay mga paps, tip number 6. Magdala ng ekstrang pera para sa pabili service na order. So ito mga paps, pag may nakita kayong ganitong order, kunin nyo agad yung mga pabili service. Kaya mas maganda talaga na pagbabiyahe kayo, meron kayong puhunan na 500 to 1,000. Yan, para sa pabili service. Kasi mas mataas yung rate ng delivery na to mga paps, kahit malalapit lang na order. So yung biyahe na yan, parang katumbas yan yung mga rate na 20 km na biyahe. Pero itatakbo mo lang siya ng 6 to 8 km. Di ka pagod, tapos mas malaki pakita mo. Pero dapat, basahin nyo rin mabuti yung order details mga paps, okay? Para mas maintindihan nyo kung ano yung pabili service, panoorin nyo sa vlog ko. Patala kayo sa mismong channel ko mga paps. May video ako tungkol sa pabili service, panoorin nyo na lang. So tip number 7 mga paps, huwag babiyahe ng paubos na yung top up. So pag alam mong mababa na yung top up mo, let's say 100 pesos, mag-top up ka na agad. Dahil pag naka-negative 100 plus ka na sa wallet mo, hindi ka na makakuha ng order. Huwag ka na lalabas na alanganin top up mo. Dahil pwede ka makakuha ng order na mayroong malaking indemnification fee. Yun yung malakas makaubos ng top up wallet mga paps. Para mas maintindihan mo kung ano ang indemnification fee, ito panoorin mo sa channel ko. At isa pa, may bago ng procedure sa pag-top up. Mas pinabilis na ni Mr. Speedy. Kung di nyo pa alam kung paano ang bagong procedure ni Mr. Speedy sa pag-top up, panoorin nyo ito dito sa channel ko, okay? Okay mga paps, tip number 8. Bumili ng insulated bag. So ito mga paps, mga payo ko lang sa mga gustong mag full time kay Mr. Speedy. Dahil pag may insulated bag kayo mga paps, mas malaki ang chance na madami ang makukuha niyong order. Dahil magkaibang order na may insulated bag at ibang order na walang bag. So pag may bag ka,
parehas mo makukuha yung order na may bag at wala. Sa madaling salita, mas lamang ang may bag kaysa walang bag. Ito naman mga paps kung gusto mo lang mag full time kay Mr. Speedy. Pero kung sideline mo lang bumiyahe, okay lang naman kahit wala. So para mas maintindihan mo pa ang tungkol sa Mr. Speedy Insulated Bag, ito mga paps, panoorin nyo sa channel ko para malaman mo kung magkano ang bag at saan nabibili yung bag, okay? Okay mga paps, tip number 9. Pag-aralan kung paano kumuha ng order. So ito, medyo uli sa listahan pero hindi ibig sabihin na less important to ah, mga paps. Pero sa totoo lang, para mapag-aralan mo to, dapat makabisado mo yung galaw ng app mo or galaw ng app mo sa cellphone mo. Kumbaga, kapaan to. Pero pag nagamay mo na yung Speedy app, malalaman mo agad kung makakakuha ka ng order sa isang area o hindi. So, para mas maintindihan nyo mga paps, panoorin nyo yung video ko tungkol sa pagkuha ng order. Part 1 tsaka part 2 yung video ko mga paps kung paano kumuha ng order sa loob ng bahay at sa labas ng bahay. Panoorin nyo mga paps para makita nyo yung diskarte ko sa pagkuha ng order, okay? So ayun mga paps, tip number 10, last but not the least, maging magalang at mabait na Speedy Rider. Hindi lang sa customer, pati sa mga CS ni Mr. Speedy. Ito mga paps, pag nakita ni client na magalang tayo may pag-usap at maayos natin na deliver yung item, malaki yung chance na bigyan tayo ng tip. So maging honest lang tayo, singilin lang natin kung magkano yung total collection from client at hintayin lang natin kung bibigyan tayo ng tip. Pero huwag naman sumama yung loob natin kung walang ibibigay, okay? Okay, additional tip mga paps, pwede tayong mangingi kay client ng extra charge kung paghihintayin nila tayo sa pick up or sa drop off. Basta, ipaliwanag lang natin sa kanila. Paliwanag lang natin ng mabuting sitwasyon at kung magkano yung extra charge sa paghihintay ng rider or waiting fee. Pwede tayo sumingil ng up to 30 pesos per 30 minutes na waiting fee. Di ko sure kung binago na ni Speedy, pero di ko sure kung binago na niya yung rate. Pero pinapaliwanag ko na lang ng mabuti kay client at ayun, pumapayag naman sila dahil abala sa atin yon bilang mga rider, okay? Bawat oras sa atin ay malaga. So dapat, bed yung mga oras sa atin kapag naghihintay tayo. Ipaliwanag lang natin yon kay client at kung papayag sila, edi mas okay. So ayun mga paps, sana may natutunan kayo sa mga shinare ko sa inyo na tips bilang Speedy Rider. So para sa mga newbie, tandaan nyo mga paps na may araw talaga na matumal at may araw na malakas. So huwag kayong mawawala ng pag-asa pag matumal yung biyahe, okay? Basta sama lang natin ang diskarte, magiging successful din tayo bilang Mr. Speedy Rider, okay? So sana may natutunan kayo mga paps at ride safe sa ating lahat.